Ako na nga itong concern sa'yo kanina kung pag-iisipan mo ng masama! Bakit bang bilis mo mapikon? Bakit ako mabilis mapikon? Baka nakakalimutan mo sa punta ng kwentong ikaw ang may atrasi sa akin! Hindi ka nga dapat nag-favor ay wala kang karapat na mag-pira! I should be on my way to apologize to Florence personally. It's not a good idea. Bakit naman hindi? Dapat naman talaga siyang mag-sorry kay Florence eh. Owen meant na baka wrong timing puntaan si Florence. Baka busy siya. I think more accurately, busy silang dalawa. So Nero is with her right now? Yes. Ano ba kasi ang hindi niya nagawang tama? May nasabi ba siyang mali? Baka hindi ko pa rin talaga nakakalimutan yung ginawa niya sa akin, Nay. Yung pinagmukha niya akong tanga. Akala ko nga po, medyo okay na kami kanina. Kasi parang unti-unti na kami bumabalik sa dati. Nasabi mo ba lahat-lahat ng nasa loob mo? Baka kasi yun lang kailangan yung dalawa. Kailangan nyo ng masinsinan at totoong pag-uusap. The worst thing in the world is regret. Going on living, not knowing what could have been. My advice, huwag matakot. Because for every chance of getting hurt is also a chance to find happiness in this life. May mga bagay talaga na hindi pwedeng madalhin. Hindi pwedeng ipilit. May mga bagay na kailangan ng oras at panahon. Parang tayo. Kaya sinabi ko na nagawa ko yung ginawa ko kasi pinoprotektahan kita. Pero excuse lang yun eh. Kasi kahit na anong gawin ko, sinasaktan pa rin kita. Sinasaktan ko yung taong gustong-gusto ng puso ko. Ako siguro ang huling tao ngayon na gusto mong makita. Itong mukhang to siguro nagpapaalala ng sama ng loob mo. Dapat binigyan muna kita ng space at panahon. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako, Florence. Maghihintay lang ako sa'yo. May mga bagay talaga na hindi pwedeng madalhin. Hindi pwedeng ipilit. May mga bagay na kailangan ng oras at panahon. Parang tayo. Kaya sinabi ko na nagawa ko yung ginawa ko kasi pinoprotektahan kita. Pero excuse lang yun eh. Kasi kahit na anong gawin ko, sinasaktan pa rin kita. Sinasaktan ko yung taong gustong-gusto ng puso ko. Ako siguro ang huling tao ngayon na gusto mong makita. Itong mukhang to siguro nagpapaalala ng sama ng loob mo. Dapat binigyan muna kita ng space at panahon. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako, Florence. Maghihintay lang ako sa'yo.
So ano? Alis na lang siya na parang wala lang yon. Ganun na lang yon. Akala ko kasi hindi ka komportable sa presence ko. Kaya bibigyan muna sana kita ng space. Ha? Space? Mukha ba akong rocket ship sa'yo? Nitanong mo ba ako kung yun ang kailangan ko o yun ang gusto ko? Yan ang sinasabi ko, yan ang problema sa'yo. Masyado ka asumptionista. Hoy, pag Jaironella ka, hindi asumption. Grabe ka kasi makalsyum tungkol sa gusto ko sa buhay ko. Ato! Tama ka! Naiinis ako sa'yo tuwing nakikita kita. Bakit? Dahil naaalala ko yung ginawa mo sa'kin. At tuwing naaalala ko yung ginawa mo sa'kin, gustong-gusto kitang tadyakan at derisin na pinong-pino! Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw na kitang makita. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka nalang magpapakita sa'kin, bigla alis ka na lang. At hindi ibig sabihin nun na mawawala lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Huh? Dahil balibalik na rin mo man ng mundo, kahit yung tugo pa ulo ko dyan ngayon, ikaw rin ang gusto ng puso ko. Ano? Ma'am, Bangat School of Acting, don't tell me, hindi mo narinig yun. Ipapaulit mo talaga yun sa akin, Nero. Narinig ko lahat. Oh, ano gagawin mo? Tutunga nga ka lang? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Hindi ko marinig. Gusto kita, Florence! Hindi ko marinig. Gusto kita, Florence! Gustong gusto kita! Gusto ko si Florence! Mga kapitbahay! May jowa na si Florence! Gusto kita! Gusto ko si Florence! Kayo, mga konsentidor! Anong kiss-kiss, ha? Nero! Florencia! Pasok sa loob! Kakain na tayo! Pasok! Pasok! Nay! Pasok! Nay! 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 Kiss, Nay! Kiss! Pasok! Kiss! Kiss! Pasok! Natutuwa naman ako sa inyong dalawa dahil connect na connect ang feelings yung isa. Pero, paalaala lang, ha? Mga bata pa kayo. Papayag lang akong magkaroon kayo ng relationship kung may rules. Tama! Kinikindat-kindat mo dyan, ha? Ikaw ang kinikindat ang poodle. Sexy ka! Huwag po kayo mag-alala. Nire-respeto ko pong kagustuhan ninyo. Very good answer. First rule! No kissing. What?! Hindi. Tama. Tama ang nanay niyo. Tama. Nay, wala pa naman sa isip namin ni Nero yun. Wala pa sa isipan niyo. Eh, kanina nga lang niloloko kayo ng mga kapitbahay. Game na kayo agad. Yung uso mo kasing haba na ng EDSA. I agree with nanay. Huwag ka ma-pressure, Florence. Nanay? Nanay agad? Wow! Hoy, Nero ha. Pinagkakatiwalaan kita. Huwag mong sisirain at tiwala ko sa'yo!
teka, para clear lang. So, anong pwede? Kiss sa cheeks? Hindi pwede. Malapit yung sa lips. Kiss sa noo? Tay! Ano ako? Apo ni Nero? Holding hands po. Pwede. Pwede. Kisahan. Pwede ba? Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng mag-kiss hanggat hindi pa kayo ang bida sa sariling ampil. Okay. Tama na muna yan. Basta ang alam ko, ito ay isang bago at magandang kabanata sa ating mga buhay. At ang mga bagong koneksyon na nabubuo natin sa ating paglalakbay ay dapat lagi nating sineselebrate. Kaya Nero, welcome sa pamilya. Welcome! Cheers! 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 Pero bawal kiss, ha? Wala nga! Holding hands lang po. Holding hands. While walking, pwede. Naantok ka na? Hindi ko nga alam kung makakatulog ako ngayong gabi. Huwag ka nga masyadong excited. Dapat naman ako magiging excited, ha? At on the way pa lang tayo sa exciting part. Hoy, loko-loko! Baka nakakalimutan mo rules ni nanay, nangako ka! Siyempre naman. Ang ibig ko lang naman sabihin eh, excited ako na official ka ng parte ng mundo ko. Wow, ha? Dato hindi nagsasalita, ngayon. May mga paganyan ka ng hirit, ha? Sige na nga, matulog ka na. Wala man lang bang goodnight kiss? Bawal pa nga, di ba? Bawal sa face-to-face, pero hindi naman sinabi na bawal over the phone. Ay, nako! Nakahanap agad ng loophole sa mata. Alam mo, yan ang problema kaya hindi umaasenso ang Pilipinas. Eh, palusot ng palusot hanggat lulusot. Nungolong? Ito na nga. Mwah! Ano yun? Yun na yun oh! Isa po. Medyo choppy signal. Mwah. Thank you. Anong thank you ka dyan? Ano ako lang? Lugi negosyo ka pag ganyan. Dapat bigayan tayo. Nakakaya naman. So ganon. Kapag ikaw nakakahiya, pag ako walang ya. Ito na nga. Bumibelo lang eh. Mwah. Walang feelings eh. Mwah. Nakapikit ka ba? Dapat yung nakapikit. Isa pa, dali. Mwah. Sige pa. Ano yung 20? 20 po. Pero baba siya. Oh, Agama. Late ka na kagabi ah. Teka, almusal tayo. Kaya nagluto, Lola? Well, alam mo naman mga ugali ng mga apo ko. Walang makatagal sa ating shift. So, kami-kami na lang sinubukan namin magluto. Ayan, yun ang resulta. Alam mo, Nero, kung hindi mo na itatanong, ang sarap magluto ng lolo mo. Ang next daw niyang lulutuin, chop suey. Di ba, lo? Huwag mo na ulitin yan. Joke lang. Konti na lang po, Don Perel, eh, i-hire na namin kayo. Bilang Chef Saperel. Quiet! Hey! Ano? Alik ka na. Umupo ka na dito at pagkahain kita. Hindi na po, Miss Serafica. May pupunta po akong brunch. Kaya okay na wag na ako mag-almusan. Pero sa susunod po, Lolo, kakain po ako na niluto niyo. Promise. Brunch? Alam naman namin si Florence yan. Paki-give her my kisses na lang. Mwah! 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 Ako na din. Give her my hugs and kisses. Muy. Ako na rin, Nero. Siyempre,
Huwag mong kakalimutan ng Kuya Densyo. Ma. Kapitan, muna Kapitan, Kuya Densyo, Kuya Ikin, Kuya James, at Ate Patutina na pinagtitripay ka. Nakakatawa rin naman. Pero, seryoso ba talaga si Lolo Gart nagluluto? Oo. Wawa naman si Lolo Gart. Kung nandun lang sana ako sa mansion. Alam mo, mukhang enjoy naman siya. Nandiyan naman si Miss Rafika. At sa totoo lang, di naman talaga namin kailangan ng cook. Masanay na lang kasi kami na may tagaluto. At okay nga na si Lolo na yung nagluluto eh. Parang nakita siya ng bagong hobby. Sa pagluluto? Talaga? O pues, padadalin ko pa siya ng more recipes, lalo na yung mga paborito niya at pwede na rin niyo. Magandang idea yan. Pero teka, Nero, bakit ang aga mo naman akong kinita ngayon? Ano bang meron? Today is the first day to Road to Hamiles. At bala kong i-celebrate natin yun sa pamamagitan ng pinakamahabang date sa kasaysayan. Talaga? Pinakamahabang date sa kasaysayan? Yes. At lahat yun, may plano ako. Mamamasyal tayo sa park, manunod tayo ng sine, magsisimba tayo sa baklaran, sasakay tayo sa mga rides, at magsa-sunset watch. Dami naman nun. Kaya nga pinakamahabang date sa kasaysayan eh. At lahat yun, naayos ko na. At ang unang pupunta natin, kumain sa masarap na brunch. Brunch? Let's go. Let's go. Salamat natin. Let's go. Huwag natin yung dyan. Let's go, Florence. Pino ka makapang date sa kasaysayan. Dito tayo ulit. Thank you. Deja vu ah! So, ito na ba ang simula ng pinakamahabang date ng kasaysayan? Simula pa lang to, Florence. Marami pa ako sa iyong sorpresa. Piruhin mo dati, napapanood ko lang sa TV yung mga date-date na to. Tapos ngayon, nakikipag-date na rin ako. Tapos magugulit ka, bigla na lang may lalabas na fireworks! Na-prem ko ba yung pa-fireworks mo? Sorry. Parang nalang di ako mamumpan. Walang fireworks, Florence. Pero, mas maganda pa yung surprise ko kaysa sa fireworks. Mas maganda? Yes. 1,000 fireworks. O wala talagang fireworks? Wala. Sige na nga, orderin mo na yung adobong baboy na 1,000 pesos per meal tsaka yung soup na 450. Na may cold dust ingredients. Pero hati tayo ah. Mahal talaga eh. Sabi mo yan ah. Basta hati. Hati. Hati tayo. Hati tayo. Yun na lang ah. Yun lang. Excuse me. I'm so sorry to intrude. But can I talk to Florence for a couple of minutes? Ano? Pag-uusapan natin. Let's go. I've been meaning to call you, pero I felt na dapat makausap kita sa personal. Siguro nasabi na sa'yo ni Nero. But I just wanted to apologize for my behavior. I'm sorry, pero hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. I understand. Hindi, joke lang. Yun naman, hindi mabiro, masyadong seryoso. Okay na yun, gets ko naman na yun. Tsaka, nakakabaliw naman talaga yung boyfriend ko. In fairness sa'yo, may fighting spirit ka, ha?
pero mali pa rin na nang blackmail ka. Pero A na rin for A for it. Thank you, Florence. You know what? The way that I see it, si Niro talaga yung naka-jackpot sa relationship ninyong dalawa. And the way that you call him boyfriend really has a nice ring to it. Di ba awkward na tawagin kong boyfriend? First time ko kasi. You're awesome, Florence. And truly, I sincerely wish you and Niro happiness. Okay lang. Kailangan niyo din ng closure. Yun na nga. Sakto. Kumbaga sa continuation ng Weekender ng teleserye, yun na yun. So, kain na tayo? Tara. Florence! Ikaw ah, kaya pala aga-aga mong umalis. May date pala kayo. Tsaka sabi ko na nga ba, dito ay tamayang itay. Namiss kita. Pero, kailangan kasi kita eh. I need your advice, Florence. Advice? Para saan? Mr. Niro Sebastian Araneta Ferrer, mahal kita. Miss Florence de la Cruz, mahal na mahal din kita. Who is she? Her name is Florence de la Cruz. So you're saying buhay pa yung anak ko? Buhay pa yung anak namin ni Aliana? Buhay pa si Celestina? Yes! Pa, nasan siya? Nasan siya? Pupuntahan ko siya! Nasan siya? Lorenzo, please. Maghunis dili ka muna. Look, kailangan maging maingat tayo in dealing with this or else we lose the opportunity to get her back. Okay, everyone, make sure, ha? Na mabuti, maayos at maganda ang paghihiwa ng mga gulay natin, lalong-lalo na ikaw. Si Florence ang bisita natin at kanyang mga magulang. Kakahiya naman kung hindi masarap ang ihahanda natin. Ha? Pagkain ka na suot mo. Mara namang mamamanikan tayo. Hindi, basta ang importante, mukha kang presentable doon. Bro, Shreya, ang ganda ng kotse. Lola Roger!